Hey, what's up mga bro? Si Lebron James ay may tatlong titulo na sa NBA. Dalawa sa Miami Heat at isa naman sa Cleveland. Pero sa lahat ng nakamit niyang championship, bakit sa Lakers ang pinaka-the best na makuha niya yung pang-apat na title niya sa NBA if ever na sila ang mag-champion ngayong season? Well, narito ang tatlong dahilan ko kung bakit maganda akong mag-champion ngayon ng Lakers at itong si Lebron. Pero bago tayo magpatuloy dyan mga bro, ay huwag kalimutang i-like itong video at mag-subscribe sa ating channel. Sabay mo na ring i-ring yung notification bell button para ma-update ka sa tuwing maglalabas tayo ng video about sa NBA. Panguna sa dahilan mga bro, prove the haters wrong or patunayan niya sa lahat na mali sila. Si LeBron James ngayon ay nasa 35 years old na, pero the way he play, parang nasa prime pa maglaro. Ngayong season, nag-a-average siya ng 25.3 points, 7.8 rebounds at career high pagdating sa assist na 10.2 assists per game. Marami kasing nagsasabi na binuwat lang daw siya ni Anthony Davis. Well, nakakatuwang isipin na marami pa rin nagsasabi ng ganyan. Sinabi naman na ni LeBron noon na hindi siya ang main guy ngayon ng Lakers, kundi itong si Davis. Pero hindi ba nakakamangha na parang nasa prime pa rin na LeBron ang naglalaro ngayon? Second place siya sa MVP voting sa edad na 35, bruin mo! 10 taon ng agwat niya kay Giannis pero kaya niyang makipagsabayan. Hindi nga siya yung naging MVP ngayong season pero tignan mo naman kung nasan ngayon ang Lakers. Dalawang panalo na lang, pasok na sila sa finals. At hindi biro yung average ni LeBron ngayong playoffs mga bro. Almost triple-double lang nagagawa niya every game. 25.6 points, 10 rebounds at 8.7 assists per game. Tapos samahan pa yan ng 1.3 steals at 1.1 blocks per game. Hindi na masama yan, di ba? Para sa isang 35-year-old. Kitang-kita naman sa laruan niya ngayong playoffs na napaka-unstoppable pa rin niya. Halos walang makapigil sa kanya. Noong kalaban nga nila tong Rockets, kain kung kain yung depensa. Kaya kung magcha-champion ngayon ng Lakers, mapapatunayan niya sa mga hindi pa rin nagtitiwala sa kanya na mali yung sinasabi nila. Para bang magiging malaking sampal sa mukha yung titulong makukuha niya sa mga haters niya. Para kasi sa akin, hindi siya binuwat ng isang Anthony Davis, kundi nagtulungan sila para iangat at ibalik yung reputasyon ng meron itong Los Angeles Lakers mga bro. Narito naman ang pangalawang dahilan. 10 years drought ng Los Angeles Lakers. Huling nag-champion ng Lakers sa taon ng 2010, kung saan nakalaban nila ang Boston Celtics. Well, bakit ko sinama to eh nagawa naman ni LeBron mapanalo yung 50 years drought ng Cleveland? Well, kung ikukumpara naman kasi sa dami ng fans, eh tiyak naman mas marami ang meron ng Lakers. At sa team na may pinakamaraming titulo sa NBA, pangalawa itong Lakers. Sinong makakalimot sa ganitong lineup ng Lakers? Yung mga time na palagi silang nasa hulihan ng standings. So maybe it's about time na maibalik ulit sa Lakers ang winning team sa NBA. If ever na sila nga ang magcha-champion ngayong season, eh mapapantayan na nila tong Boston Celtics na may 17 championship. So hindi lang pala 10 years drought ang mababago nila LeBron, kundi pati na rin ang history sa pinakamaraming titulo sa NBA, eh posibleng mapantayan nila. Kaya naman, bilib ako sa mga solid na Lakers fans na patuloy pa rin sumusuporta sa team na yan. Kahit na napakapait yung sinapit nila dati, eh nandyan pa rin sila at sumusuporta sa team na minahal nila ng sobra. Ang panguli naman mga bro, ay para sa nag-iisang Kobe Bryant. Matapos ang trahedya nangyari kay Kobe Bryant, eh lahat talaga ng sports sa buong mundo ay nagluksa. Isa na dyan ay itong team ng Los Angeles Lakers. 20 years siyang naglaro sa team na yan at kahit minsan, never siyang umalis. Talagang buong buhay niya ay inalay niya sa team na yan. Kaya naman ngayong nakarating na sila sa conference finals, sobrang lapit na nilang makamit yan. Siguro, kahit hindi kayo fan ng Lakers, parang masarap na din sa feeling na kapag sila ang nag-champion, iisipin mo na lang na para kay Kobe naman yung ginawa nilang yun. Tulad ko, hindi ako fan ng Lakers pero gusto kong makamit nila yon dahil para nga naman kay Kobe Bryant yung gagawin nila. Kaya naman sa bawat laro nila ngayong playoffs eh talagang todo bigay. Walang parelax-relax sa bawat laro nila, lalo na kapag suot nila ang Mamba jersey. Naalala nyo nung game 2, yung buzzer beater ni Davis? Sumigaw pa nga siya ng Kobe after nung tira niya, diba?
So ganun sila kadeterminadong makuha yung titulo ngayong season. Para syempre sa nag-iisang Kobe Bryant. Wala na kung pang-apat na ni LeBron yon, basta para kay Kobe yung mission nilang yan. Panigurado, sobrang saya ni Kobe sa langit pag nangyari yon. Well, yan yung tatlong dahilan para sa akin kung bakit ito ang pinakamagandang championship ni LeBron sa kanyang karir, if ever na sila nga ang mag-champion. Well, ikaw bro, may naisip ka bang dahilan o may hindi ako nabanggit? Maaari naman kayong magkomento sa ibaba at babasahin kong lahat yan. So yan mga bro, ilang likes kaya ang aabutin para sa team ng Los Angeles Lakers? Ilan kaya ang solid na sumusuporta sa kanila dito sa ating channel? Well, kayo na ang bahala dyan, kaya huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat sa panonood mga bro. Peace, bro.